Bansang Awit ng Pilipinas. Kayang mag-iliw, Diyos ng sinahanan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil. Sa nagatak tutok sa simoy at sa nanit mo pagaw, ay hinatak tulad awit sa pagkayang minamahal. Ang isang pagkakaw at mo'y tagumpay na nagtinimim, pakituwin na karo niya kailan pa may di matitinim. Luma na araw ng buwan, hagit pagsinta, buhay langit sa pinit mo. The views and opinions expressed on this program are solely those of the program host and producer and do not necessarily reflect the policies and position of this network. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito na po ang Papa Angelo, the Life Mentor here at Leader News Philippines. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi, actually excited na excited ako eh. Sobra, halina umaga pa ako excited. Kasi ang ating pag-uusapan ay tungkol sa ligawan. Tungkol sa panliligaw ng mga lalaki. At kung paano naman malalaman ng mga kababaihan kung tamang lalaki ba yung nanliligaw sa kanila, no? Para hindi magkamali. At ito ay para sa lahat ng ating mga kababayan. May plano ka mang mag-asawa o wala, kailangan mo malaman 'to. Dahil hindi mo masasabi ang future, baka bigla kang mapasubo. Bigla kang mag-asawa. Yan na ang ating kultura ngayon. So, pag hindi mo alam ang mga dapat mong gawin, hindi ka magiging wise. Paano mo malalaman kung yung taong ali-aligid sa'yo, bubuntisin ka. Kailangan deletsahan na yung salita, no? Hindi na pwede dito yung ikot-ikot na pa-cute-cute, Dahil ang ating generation ay talagang sobrang mabilis. Sobrang maliksi na ang generation ngayon. Paunahan na. Wala na yung, hindi na uso yung matagalang ligawan. Bakit pa magliligawan na napakatagal kung talagang kayo, di ba? Yan ang katwiran ng ating generation ngayon . Kaya hindi na uso yung mga one month na ligawan, two months na ligawan, 3 months na ligawan, hanggang umabot ng 1 year. Hindi na daw uso yan, oy! Sabi nila. Ay, nako. Ang uso na daw ngayon ay one day na ligawan. Pagka hindi kayo okay sa usapan, uwi ka agad sa kanya-kanyang bahay. Pag hindi nagkasundo. Okay? Now, ang ating title, basahin ko lang. Binata, paano manligaw ng tamang babae kahit di ka kabugian? Kasi
yung mga kalalakihan, kapag medyo nakita nila sa salamin na parang hindi ako yummy, parang hindi ako kaakit-akit, parang hindi ako papansinin ng mga babae, paano ba to? So, frustration yan sa mga kalalakihan. Huwag kang mag-alala, brother. Bibigyan kita ng sagot. Mga sagot na hindi mo makikita, malalaman, mababasa sa kahit na anong programa. Dito lang, sa Papa Angelo, The Life Mentor. At kung ikaw ay biyudo na, or binata uli, or torpe ka, eh ito ay para sa iyo. Okay? Kahit sa mga biyudo at mga torpe at mga matagal lang hiwalay na feeling binata uli, para sa inyo ito. Now, sa kababaihan, hatiin natin nating yung ating programa ngayon, tig 30 minutes kayo. Para siguradong ma-address natin lahat ng concerns ninyo. Sa mga kababaihan, mga dalaga, paano ka magugustuhan ng tamang lalaki kahit di ka kagandahan? Okay? Eh, problema din yan sa mga kababaihan kapag nakita nila sa salamin na hindi ako kaakit-akit. Paano ba to? Problema to. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga wais na babae, kapag hindi nakikita sa muka yung kanyang baraha, kukunin niya yan sa ibang parte ng katawan. Okay? Magpapaganda siya ng katawan niya. Di ba? Walang makuhang pansin sa muka, eh di dun ka sa katawan, di ba? Oh. Yan yung mga wais na babae na alam yung gagawin. Pero bukod dyan, hindi lang dapat kaseksihan ng pupuhunanan mo, ha, mga kadalagahan. Kasi pag nag-focus ka lang dyan sa kaseksihan, pag yan ang inubusan mo ng panahon, oras, atensyon, magpa-sexy, magpaganda lagi, kahit nga hindi ka kagandahan, eh, ang mga lalaki, tandaan mo, kahit na anong itsura mo. basta sexy ka. Talaga makakabingwit ka. Ang problema ay darating kapag yung nabingwit mo, yung bumingwit sa'yo, ay may daladalang maskara. Okay? Talagang sasakit ang ulo mo niyan na akala mo naka-jackpot ka na. Akala mo lang yun. So, ano ang tamang susi o mga sikreto na kailangan mong taglayin para hindi ka umiyak sa hulihan? Pati yung mga lalaki. Ay, may mga lalaki rin iyakin, ha? Pero hindi yan papakita sa harapan ng babae na umiyak sila. Iiyak yan pag uwi ng bahay. Lalo na pag na-busted. Okay? So, mga kaibigan, yung mga previous episodes natin ay inubusan natin ng panahon, yung apat na episodes tungkol sa paghahanap buhay, sa tamang mindset, paano makakasurvive, yung ating mga pangangailangan sa buhay, lalo na kung pamilyado. I think apat na episodes yung pinag-ubusan natin ng oras, atensyon, panahon dyan. At balikan nyo lang po kung hindi nyo nasubaybayan. Pero itong episode natin today ay may kinalaman na. Babalik na tayo sa relasyon. So ito na yung ating mga relationship na ating madalas na pinag-uusapan dito. Bakit kailangan pag-usapan ng relationship? Because pag hindi mo kabisado ang galaw ng opposite sex, sasakit ang ulo mo. Pag hindi mo kabisado ang kilos, salita, nature, yung nature ng opposite sex ay magkakaproblema ka balang araw. At yan ay napatunayan na rin ng milyong-milyong nating kababayan na na nasira ang buhay pagdating sa relationship. Na feeling kasi natin palagi, we always assume na alam natin, kabisado natin yan, lalo na kung meron tayong diploma. Pag may diploma na tayo, ang feeling na natin, napakarunong na natin at kaya na nating harapin anumang problemang pumasok sa ating relationship with opposite sex. Eh, doon pa lang sa salitang opposite, problema na eh. Bakit naging problema, Papa Angelo? Eh, mag-opposite nga kayo eh. Magkaiba kayo ng tao. Magkaiba kayong qualities. Magkaiba kayong
nararamdaman, magkaiba kayo ng outlook sa buhay, magkaiba kayo ng preference, kaya nga opposite eh. So doon pa lang, problema na. So kailangan nating maintindihan, malaman ang mga katotohanan kung paano magiging maayos ang pag-handle natin ng ating relationship sa mga opposite sex. At pag-usapan natin yan ng mas malaliman, mas matagalan sa pagbabalik po ni Papa Angelo, the Life Mentor. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Nagbabalik po si Papa Angelo, the Life Mentor, dito po sa Leader News Philippines. Shout out muna sa aming favorite staff sa Arellano University, sa ETIAP. Si Miss Mona. Miss Mona Gonzales. Salamat po sa iyong walang sawang pagtulong sa mga estudyante ng ETIAP at sa mga milyong-milyong nating taga-subaybay dyan sa Arellano University. Sa AB Psychology class. Pakishare po ang ating video para sa kaalaman pa po ng maraming Pilipino, lalo-lalo na yung mga ating kabataan ngayon. Napakahalaga ito sa kanila. Pero before we proceed, gusto kong banggitin ang ating sponsor. Dahil lagi ko po nakakalimutan ito. Unahin ko na bago ko pa makalimutan. Maraming po salamat sa ang programang ito ay handog sa ating lahat ng BCIDP Law Group Philippines. At ito ay group of companies na ang tanging advocacy ay isolve ang lahat ng problema ng ating buhay. Mga problema sa ating buhay. Ano po yan? Isa dito ang negosyo. Kung tayo may problema sa negosyo, yung ating mga corporate, yung HR matters or human relationship or human resources problems natin sa loob ng ating kumpanya, mga sakit sa ulo ng mga empleyado, mga training and developments na dapat gawin sa kanila upang sila ay mas maging masigasig sa pagtatrabaho, labor laws problem, licensing ng negosyo, yung mga government compliance na dapat i-file sa gobyerno, yan po ay may kinalaman lahat sa negosyo. Yan po ang isa sa servisyong binibigay nila. Pangalawa, yung marriage. Kung tungkol sa marriage yung pag-uusapan, solemnizing marriage o pagkakasal, nandyan din po kung religious or non-religious marriage, pwedeng sabihin na civil marriage. Kung tungkol naman sa life, marriage, and relationship counseling, ay mayroon din po silang kumpanya na tinatawag na BCIDP Exclusive School for Couples. At mayroon ding BCIDP Family Mediation Center. So napakarami po nilang kumpanya na tumatakbo na ang advocacy ay tulungan ang gobyerno na mapatibay ang pundasyon ng ating bayan, which is the family, ayon sa ating konstitusyon, Section
2, Article 15. Now, tungkol din sa marriage, syempre, under the Marriage and Family Laws Division nila, ang annulment or Muslim divorce. So, kung gusto mo nang tapusin ang lahat dahil sa maling partner na nakuha mo, maling asawa at hindi na magawa ng paraan sa kabila ng mahaba ninyong pag-uusap, hindi na kayo talaga magkasundo dahil sobrang opposite kayong dalawa. Ayan po, ang tanging solusyon, ang last solution ay ang i-dissolve ang inyong papel na nag-uugnay sa inyong dalawa. Pangatlo, pagtungkol sa family pinag-uusapan, property and personal relations, yung mga ari-arian at mga ugnayan ninyong mag-anak sa loob ng bahay, kayo magkakapatid. Maging ang inyong mga birth and marriage documents, correction of entries, kasama na dyan ang adoption siyempre. So kung property naman, kung ikaw ay individual or kumpanya na may mga biniling ari-arian, sila din po ay nag-aayos ng documentation tungkol diyan sa isasubdivide man ang lupa, iimbestigahan man ang lupa bago bilhin, or kung nagka-problema ka sa iyong condominium developer at gusto mong ma-address ang iyong problema tungkol sa kanila, maging ang taxation, transfer ng kanila mga titulo. Yan po ay under ng Property Laws Division nila. At kung tungkol sa immigration and visa naman din, sa mga nag-asawa ng foreigner na nais tumira dito or nais tumira sa ibang bansa, yan po ang kanilang pinoproseso, yung resident or spouse visa, maging ang permanent visa or working visa dito sa ating bansa. At sila po ay may over 30 years in the industry, specializing in those fields enumerated above na binanggit ko isa-isa. At sila po ay grupo ng mga abogado at paralegals na kabisado na ang sistema ng gobyerno. Kaya wala na pwedeng hanapin pa sa kanilang grupo. Lahat ng problema ay kaya nilang isolve. Ang kanilang motto, just the right people for the right solutions to your serious problems in life. Oh, imagine that, ha? Just the right people. Meron pa isa. Provides you the legal way when there seems to be no way. Sila lang yan. Di ba? Kung lahat ng paraan, tao, nakausap mo na, hindi ka pinagbigyan, hindi mo nakuha ang solusyon, eh punta ka sa kanila. Sila yun, kailangan mo. Okay? So, BCIDP Law Group Philippines na may opisina sa Pananan, Makati City. Now, umpisahan na natin sa mga lalaki. Mga lalaki muna ang kakausapin ko, ha? At dapat mapakinggan din to ng mga kababaihan para alam din nila, siyempre, para maging wise din kayo. O, ganito ka ba? Yung mga inisa-isa ni Papa Angelo doon sa kanyang program, ha? Ganito ka ba? 15. Yan dapat ninyong makita sa mga kalalakihan. Kaya ikaw, lalaki, binata, 15 na katangian yung ibibigay ko sa iyo para malaman mo, mapaibig mo kung paano mapaibig ang mga kababaihan. So, usap muna tayo, ha? Mga kalalakihan, number one. Unang katangian na dapat meron ka sa panliligaw mo ay maging gentleman. Be gentleman. Ano ba ibig sabihin ng gentleman? Siyempre, kailangan aalayin mo siya. Yung prospect mo, yung nililigawan mo, alalayan mo kung anong ginagawa niya, saan siya uupo, at pagbubukas ng pintuan, sasakay mo sa jeep, alalayan mo, hindi yung panonoodin mo lang. Alam mo kasi, kabayan, mga kalalakihan, nararamdaman nila yan, no? Ng mga kababaihan, ini-expect nila sa iya na maging protector kanila, na dapat maramdaman nilang secured sila sa'yo. Dapat maramdaman ang babaeng kasama mo na secured siya sa'yo. Okay? Nature nila yan. Ah, hanapin nila sa'yo yan. Kapag nakita nilang wala kang pakialam, pinunood mo lang,
kahit na mauhulog na siya, wala na, busted ka na agad yan. Okay? Hindi ka na uli iti-text back niya. Okay? Pangalawa, maging magalang, be courteous. Kapag nakikipag-usap ka sa babae, eh dapat nandun din yung galang mo. Kasi kung hindi mo siya ginagalang, ay i-assume niya na hindi mo rin ginagalang ang nanay mo. Ganun po yun, ha? Kung ano ang treatment mo sa babae, lalo na sa kanya, sa pananalita mo, yan ay mararamdaman niya kahit hindi pa siya nakakarating sa bahay ninyo. Okay? So, be courteous. Sunod, avoid cheating or lying. Kung hindi ka pa nagsasabi, naliligawan mo siya. Nagpaplano ka pa lang, naligawan siya. Eh, wag ka nang magsinungaling sa lahat ng sinasabi mo. Halimbawa, friends pa lang kayo. Oh, tapos nakitaan ka niya na nahuli ka, nagsinungaling ka. Meron kang tinatago pala. Meron kang ayaw nilang malaman sa'yo. Tapos nabuking ka na nagsisinungaling ka. Eh talagang magdududa sila sa'yo. Magdududa yung babae sa'yo. At never ka nang kakausapin yan. Kung kakausapin ka man yan, mararamdaman mo, parang napipilitan na lang. Ganun. Okay po. Next. Be active. Maging aktibo sa kanyang paningin. Dapat lagi kang nandyan sa radar niya. Diba? Lalo na kung magkasama kayo. Lagi kang ready na tumulong, kumausap sa kanya. Kapag busy ka rin, meron kang ibang kausap sa cellphone, eh, hindi yan magiging busy rin sa'yo, hindi yan magiging interesado sa'yo. So, mahihirapan ka lang. Mahihirapan ang inyong relationship na mag-bloom or mag-grow. Okay? Don't be selfish. Huwag maging selfish dahil makikita rin yan, maramdaman din yan. Kahit yung maliit na bagay na ayaw mong i-share sa kanya, ayaw mong itulong sa kanya, yan ay makikita niya sa iyong personality. Mga ano kasi yan eh, warning signs na kapag nagpatuloy ang relationship, alam niyang magiging problema niya yan later on. Kung friendship lang at wala kang pinakikitang interest sa kanya, hindi niya papansinin yan. Pero kung sa tingin mo, sa tingin niya, parang naliligaw ka na, nanunuyo ka na, yan ay makikita niya. Mararamdaman niya. Okay? Yung pagiging selfish mo. Next. No abuses. Huwag mo abusuhin yung oras niya. Kung siya ay nagpaalam sa magulang niya na dapat umuwi siya ng gantong oras, eh dapat iuwi mo yan sa oras na inaasahan siya ng kanyang magulang. Okay? Huwag mo abusuhin yung pagkakataon na nagtiwala sa'yo, sumama sa'yo, tapos hindi mo inuwi sa tamang oras, or meron siyang next appointment, pero hindi mo inintindi, at mas pinilit mo siya na mag-stay pa kayo, mapapahiya siya sa kausap niya, kung sino man yung next commitment niya. So, pabayaan mo lang, pagbigyan mo, at may time naman uli kayo together. So, don't abuse. Make her feel special. So, kasama ito doon, karugtong ito doon sa sinabi ko kanina na maramdaman niya lagi na secured sa sayo. Dapat yun lagi yung kanyang pakiramdam na special siya para sa'yo. Okay? Lalo na kung birthday niya, naku, wala, maalala mo yun. Ha? Kailangan doon niya maramdaman na siya special lagi. At one of the best ways daw na pwede mong gawin dyan, yung monitor mo.
yung mga special day sa kanya. Okay? Kahit na malilimutin ka, kabayan, eh matuto ka na maglista or iset mo sa alarm mo. Okay? Be open sa lahat ng mga bagay na kailangan niyang malaman tungkol sa iyo. Yung mga information na hindi pa niya nalalaman dahil hindi pa siya bumibisita sa bahay ninyo, i-volunteer mo na. Huwag mo lang hintayin na sa iba pa niya malaman. Be open. Okay? Kaya, yung lahat ng naririnig niya sa iyo, the moment na bumisita na siya sa bahay ninyo, mababalidate niya. Malalaman niyang ikaw ay nagsasabi ng totoo o hindi. Okay? So, huwag mo nang hintayin malaman pa niya sa ibang tao. Kahit yung mga darkest secrets mo, ay kailangan i-bulgar mo na yan. Para ma-testing mo siya kung tatanggapin ka ba niya o hindi. Kaya nga napakahalaga na huwag niyong umpisahan ang relationship sa love eh. Because pag love, nandun yung hiya. Tatanggapin mo na kung ano siya because love mo eh. So, hindi tama na nag-uumpisa ang relationship sa love. Nag-uumpisa talaga yan sa knowledge. Knowing the other person well. Kinikilala saan siya nanggaling, saan siya nagsimula. Saan yun? O di sa bahay nila. Ikilalanin mo na doon. Show your affection. Ipakita ang iyong affection sa kanya. Kasama na yun doon sa kulugtong ng make her feel special. Show her affection. Yung pagtulong din sa kanyang mga ginagawa sa bahay or mga assignment niya, tutulungan mo. Di ba? Aasahan niya yun sa'yo bilang lalaki kasi nga mas logical mag-isip ang mga lalaki because that's the design of the males. So, make sure na ready ka dyan. Kaya kapag nakita niya na parang hesitant kang gawin, hesitant kang mag-isip, hesitant kang tulungan siya sa mga bagay na ginagamitan ng utak, babagsak ka dyan. Brother, okay? Dahil lang inaasahan ng mga babae naturally sa mga lalaki ay ang lalaking matalino, ang lalaking madiskarte, ang lalaking wise, marunong mag-strategy sa buhay. Hinahangaan ng mga babae yan. Nako, hinahabol yan. Eh, dapat ganun ka, brother, ha? Keep the romantic intact or keep the romance intact. Kung sweet kayo lagi, kahit na hindi ka pa niya sinasagot, eh, dapat laging sweet din. Every time na kayo ay magkikita, di ba? Hindi mo na kailangan maligo kapag ganyan, eh. Diba? Kung sana yung bibigay yung yes. Yung yes lang, ha? Huwag ka umasa ng iba pa. Okay? Next, be supportive. Maging suportado mo lagi yung kanyang mga career, yung kanyang ginagawa sa kanyang pag-aaral, mga plano sa buhay. Supportahan mo yun, yung mga ideas niya, yung mga plano niya. At kung ano may offer mo, i-offer mo na. Kung ano man tulong yun. Okay? Trust her. Pagtiwalaan siya. Huwag mong pagdudahan. Okay? Basta i-maintain mo na maramdaman niya palagi na ikaw ay nagtitiwala sa kanya. Hindi yung nawala lang siya ng ilang oras sa tabi mo, eh kung ano-ano na yung binibintang mo. Ha, brother? Kapag naging ganyan ka, patatakot na sa'yo yan. Oo. Dahil kapag ganyan yung attitude mo, ugali mo, kinu-question mo na siya sa tuwing hindi kayo magkasama, kung anong bintang binibigay mo, sinasabi mo, eh, hindi ka panghihinayangan yan. Kahit pamayaman ka. Pero na lang kung mahirap sila. At kailangan kanya. Tatanggapin ka o ano ka. Kasi may kailangan sa sayo. Okay? So, ganun po yun. Be yourself. Maging makatotoo ka sa sarili mo. Kung ano yung pagkatao mo, yun ang pakita mo sa kanya. Huwag kang magtakip ng
ng kung ano-anong klaseng personalidad. Huwag kang magkunwari. Be natural. Be yourself nga eh. So, ano yung nakikita niya dapat sa'yo? Yan ang in-expect niyang makita din balang araw kung kayo ay magkakatuluyan. Okay? The golden rule. Kung lahat daw po ng nakikipagrelasyon ay alam ito, siguro wala masyadong mag-aaway, wala masyadong maghihiwalay. Kung ina-apply din ang golden rule daw na kung ano ang ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo rin gagawin sa kanya. So, di ba? Napakadaling tandaan ito. Pero madalas natin nakakalimutan. Sana i-apply din ninyo upang mas maging mahusay, masaya, at masagana ang inyong relationship bilang mag-jowa. Okay? Kung nagulat ka na lang, naging jowa mo na lang nang hindi mo nililigawan, eh yun na yun. Huwag mo lang tanungin. Okay? And make yourself beautiful. Dapat lagi ka nag-ayos sa sarili. Lagi kang naghahanda sa inyong pagkikita. Hindi yung nakapambahay ka pa. Diba? Okay lang kung kilalang kilala ka na niya. At nadadala mo sarili mo ng maayos na hindi ka nakalang sitahin. O yung damit mo naman. O yung short mo naman. Diba? Yung hindi ka nakalang sitahin ng ganun. Kailangan maayos ang iyong sarili, ang iyong pananamit, ang iyong pananalita. At pinakalas na dapat mong taglayin kung ikaw ay nagpaplanong manligaw or magpamilya balang araw, napakahalaga na ikaw ay may vision sa buhay, may pangarap sa buhay. At yung vision na yan, yung pangarap sa buhay na yan, ay dapat konektado sa Diyos. Pakita mo sa Kanya na ikaw ay maka-Diyos at nagtitiwala sa Diyos. Yan ang nahanap lagi sa puso ng mga babae na makita nila sa kanilang mapapangasawa o makakarelasyon. So yan po ang ating kabuuan para sa mga lalaki na torpe or nais uling umulit. Gusto uling makabawi sa mga nasirang relationship. Yan po ay para sa inyo, mga kalalakihan. Para sa mga kababaihan po, pag-usapan natin yan. Pagbabalik po ni Papa Angelo, The Life Mentor. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Nagbabalik po si Papa Angelo, The Life Mentor, here at Leader News Philippines. Alam nyo, sa mga kababaihan, ang preference lagi ng mga lalaki ay sa umpisa,
physical attraction eh. Pero kapag nagsawa, napagod sa physical attraction, lalo na kung lumampas na kayo sa boundary, lumampas na kayo sa limit, nagsasawa ang lalaki dyan. Kaya kapag binigay nyo agad yung dapat binibigay sa tamang panahon, nagbabago ang lalaki. Oo, kasi ayun eh. Okay? Ang mindset ngayon ng mga kalalakihan, pag nauna siya, hindi ba sabi ko nga kanina, hindi na usong matagalang panligawan eh. Eh pag maganda, syempre, maraming manliligaw. So, ano ang tendency? Kung sino yung pinakamalapit? Kung sino yung unang-unang pinakamalapit na lalaki sa kanya? Yun yung unang-unang susunggab. Doon sa babaeng napakaganda na parang model ang dating sa buong society, no? Yung bang ang tawag din sa mga university ay co-ed. Di ba? Yung bang pantasya ng bayan na makarelasyon, maging girlfriend, o maligawan, madikit man lang, di ba? Pag nadikit ka eh, kahit na hindi pogi yung ano, yung dumikit, hinahangaan, ba? Galing nung lalaking yun ah. So, natatakpan yung hindi kapugian ng lalaki kapag nadidikit sa mga babaeng magaganda. Okay? Yan din yung pangarap ng maraming lalaki na madikit sa lalaking, sa mga babaeng magaganda na pang model, yung artistahin. So, kahit hindi sila kapugian, pogi points na sa kanila yun. Diba? Ahangaan sila. Ang galing mo, bro! Paano mo na bingwit yan? Paano mo na bulag yan? Paano mo na bola yan? Diba? Mga ganun tanong eh. So, sa kababaihan, kung maganda ka, ayan ay positive sa mga lalaki. Pero, huwag mo kalilimutan na step one lang yan sa gustong makita ng mga lalaki sa'yo. Anong step two dyan? Ikaw ba ay magiging magaling or responsible na wife balang araw? Yun ang titingnan nila dyan. Ikaw ba ay magiging maayos at dedicated na mother someday? O kasi pag na pasubo kayo, di ba? Ibig sabihin, nagkabuntisan na. Ano pa ang aasahan ng lalaki dyan? Diretso na yan. Family matters na agad na nasa isip ng lalaki. Okay? Mahirap lang dyan kapag hindi pasawayan sa pagkabinata, babalik-balikan niya yung kanyang mga hindi pa natapos sa pagkabinata. Sa mga lalaking may maayos na magulang, may responsableng magulang na bibigay yung lahat ng pangangailangan niya nung siya ay binata pa, wala kang masyadong magiging problema dyan sa mga ganyang klase ng lalaki. Yung pinalaki ng maayos na magulang at nabigay lahat ng kailangan niya, hindi nagbisyo, o kasi pag may pagkukulang doon sa inuwian niyang bahay, pag may pagkukulang doon sa kinalakihan niyang bahay, pag maraming hindi nabibigay yung magulang niya sa kanyang pinanggalingang bahay, chances are, hinahanap niya yun sa labas ng bahay nila bago mo nakilala, bago mo na-meet, o bago ka niligawan. So, yun ang iti-check mo. Okay? Ano bang klaseng tao siya dun sa kanyang bahay na pinanggalingan? Anong klaseng karakter ang nabuo sa kanya doon sa kanyang pinanggalingan? So that's very important, ha, mga kababaihan. Ang uunahin mo is to know the guy from birth. Know the man since birth. Una mong hanapin, birth certificate mo. Sino tatay mo? Sino nanay mo?
Oh, yun ang unahin mo silipin sa kanya pag nakita mo yung lalaki, aali-aligid sa'yo lagi. Oh, maliligaw ka ba? Tanongin mo na kagad. Kung maliligaw ka eh, I want to know you more bago ko mapasubo sa'yo. Dapat ganun ang attitude nyo, ha, mga kababaihan. So, unahin mo nga hanapin, birth certificate. Sino magulang mo? Nasaan sila? Okay? Yan ang alam nyo kasi kaya ako sinasabi to. Yung mga babae, you are naturally designed as emotional human being. At yan ay natuklasan na ng science, napatunayan na ng science. Kaya nga madaling mabola ang mga babae. Madaling bumigay. Pangakuan lang ng kung ano-ano, oh, yan na. Kasi ganun din yung ginawa ni Satan kay Eve. Pinangakuan ng kung ano-ano, di ba? The moment na kinain nyo yan, hindi kayo mamamatay. Pangako yun, di ba? Pinangakuan si Eva ng ganun. Kaya mabubuksan ang isip ninyo kapag kinain mo yan, pinagbabawal ng Diyos. Di ba? Magtataka ka pag pinag-aralan mo nga yung Biblia, magkatabi si Eva at Adan. Pero bakit si Eva yung nilapitan ng ahas? Diba? Bakit siya yung mas nilapitan? Dahil, alam niyo kung bakit? Alam ng devil ang design, ang natural design ng babae. Yung weakness ng babae, alam niya yon. Kaya siya yung mas nilapitan. O, yung instruction ay galing sa lalaki. Diba? Si Adam lang, ang laging kinakausap ng Diyos. Sa kanya lang binilin na huwag kakainin yung prutas ng puno na nasa gitna. Kasi alam din ng ahas na kapag si Adam ay nalapitan niya, mag-iisip, magdududa. Teka muna, binilin sa akin ng Diyos yan eh. Diba? The men are naturally designed to be logical. At yan ay napatunayan na ng science. Okay? Kaya, kayong mga babae, dahil alam na ng mga lalaki, scientifically, naturally, yung kahinaan ninyo, kaya dinadaan kayo sa mga bulaklak, sa mga chocolates, mga regalo, kung ano-ano. Alam na ng mga lalaki yan, naturally. Okay? Yung weakness ninyo, papangakuan kayo ng kung ano-ano. Kung ano-anong mga bibigay sa inyo. Oh. Ang tanong, gano'n ba siya kakilala? Kasi pag napasubo ka dyan, ay mahihirapan kang ibalik lahat yan. Pag nag-away kayo, babawiin niya lahat ng binigay niya sa iyo. Oo. Alam mo kung bakit? Manghihinayang siya. Kasi hindi niya nakuha yung kapalit na gusto niya. Okay? Kaya talagang iinit ang ulo niya. Magagalit talaga sa iya. Babawiin niya lahat sa iya. Ang masakit pa nito, kung may mga videos, mga intimate videos kayo na sinisave, nire-record, picture, mga naked-naked kayo, nako. Gagamitin niya yan against you. Para pagkapirahan ka, para gantihan ka. At kung ano-ano pang dahilan. Dahil sa galit. Dahil sa sama ng loob. Kapag marami siyang ininvest sa'yo, tapos hindi mo lahat yan pinansin or binali, wala mo lahat. Na mauuwi kayo sa ganyang eksena kapag hindi mo kinilala yung taong mabuti. Okay? So, tinanong mo yung birth certificate. Sino magulang mo? Hinahanap mo yung magulang niya. Nasaan kayo? Saan kayo nakatira? So, punta ka doon sa bahay nila. Kilalanin mo ang kanyang parents. Anong klaseng pagsasama ang ginagawa ng kanyang magulang? Kung ang magulang niya ay nakita mo nagsisigawan kahit nandun ka at nagmumurahan sila kahit nandun ka, asahan mo. Yun din ang makikita, mararanasan mo sa inyong pagsasama the moment na kayo ay napasubo na. At yan yung mga hindi nagtatagal. Why? Napasubo eh. Di ba?
napilitang mag-asawa, naging instant nanay at instant tatay dahil hindi pinapansin yung mga detalyeng ganyan. Sige na nga, baka magbago at baka naman hindi ganyan yung maging buhay namin. Di ba? Umaasa tayo ng ganun, which is wrong. Hindi nakukuha sa asa-asa yan. Hindi nakukuha sa dasal-dasal yan. Na baka, baka pag nakasal na kami, magbabago siya. Walang ganun. Walang miracle na nangyayari sa harapan ng altar. Pag nagpipirmahan kayo ng marriage contract nyo, pagdarasal mo, Lord, sana magbago siya. Sana hindi na siya maging sugarol kapag nagsasama na kami. Lord, sana hindi na siya sabungero kapag nagsasama na kami. Lord, sana hindi na siya nanginginom pag nagsasama na kami. Ano yun? Inuutos mo yung Diyos? Inuutos mo yung Diyos na magbaguhin niya asawa mo? Oy, kasalanan mo yan eh. Siya yung pinili mo eh. Kahit na alam mo may nakikita ka ng mga ganyang bisyo, tinuloy mo pa rin. Inatulan mo pa rin. Oh. Tapos magdarasal mo sa Diyos. Tapos pag hindi ka pinagbigyan ng Diyos, magagalit ka. Hindi ka naman niniwala. Oh. Ikaw yung gumawa ng problema mo. Ang tawag dyan, batong pinulot na pinukpok sa ulo, sa sariling ulo. Oh. Eh, hindi ka nagre-research sa tao eh. Hindi mo kinilala eh. At despite kinilala mo na at nararamdaman mo na parang hindi okay, tinuloy mo pa rin. Oh. Kaninong choice yun? Di ba sa'yo pa rin? Hmm. Pero, kung maayos, na-check mo, na-validate mo yung kanyang background, yung kanyang karakter, yung kanyang pag-uugali, lahat, nasukat mo na. At maganda ang feeling mo, itutuloy mo pa rin. O di ba, tama yung decision mo because you have peace of mind? Because you feel good about it? Oh. Kaya if you feel bad about it, huwag mo na ituloy. Napakaraming lalaki sa mundo. Hindi ka maubusan. Okay? Ang dami dyan. Palakad-lakad lang. At makikita mo yan sa mga eksenang hindi sila naghahanap o hindi siya naghahanap. At hindi ka rin naghahanap. Kasi pag umalis ka ng bahay na ang intention mo, ang objective mo ay hahanap ako ng lalaki ngayong araw na to. Hahanap ako ng mamahalin ko ngayong araw na to. Hindi mo makikita yon. Hindi mo mamimit yon kung yan ang objective mo sa paglabas mo ng bahay. Okay? Mamimit mo yon sa oras na hindi mo ine-expect o hindi mo hinahanap. At kailangan ready ka na malaman yung mga signs para masabi mong, oh, ito na nga, siya na yun, siya na yata yun. Diba? Dapat ready ka doon. Paano ka magre-ready? True knowledge. How to spot the right one. Okay? Meron kang kaalaman kung paano mo siya hahanapin. So, saan mo makikita yan? Eh, dito lang sa show ni Papa Angelo, The Life Mentor. Kaya kailangan mo yung paghandaan, pag-aralan. Okay? Limang bagay na dapat meron siya. Ito ay na-share ko na sa maraming episodes natin, pero kailangan natin idugtong dito dahil napakahalaga sa topic. Ano yung limang bagay na dapat meron ng lalaki? Number one, kailangan siya ay kumikilala sa Diyos. Sumasamba sa Diyos. Naniniwala sa Diyos. May takot sa Diyos. Pag hindi kumikilala sa Diyos yan, walang takot sa Diyos, asahan mo. Walang takot yan sa batas. Walang katatakutan yan. At kahit ikaw, pwede kang masaktan. Okay? Walang katatakutan eh. Walang kinikilala ang Diyos. Oh.
Tingnan mo yung mga nakakulong sa kulungan ngayon. Ang regular visitor nila, mga pare at pastor. Why? Ngayon lang pinapakilala yung Diyos sa kanila. Hindi nila kilala. Kaya sila nandun. Sa loob na bilibid. Okay? Number two. Kailangan naghahanap buhay. Hindi lang may trabaho. Dapat marunong maghanap buhay. Dapat mahal ang hanap buhay. Minamahal niya. Ayaw niya pumasok ng late. Gusto niya umuwi ng tapos ng trabaho. May malasakit sa kanyang pinapasukan. At mahal yung kanyang boss. Mahal yung negosyo ng kanyang boss. Inaari niya na parang kanya. Kailangan maramdaman mo yon sa kanya. Makita mo yon sa kanya. Dahil pag hindi siya ganun, magiging problema yan kapag kayo ay nagkatuluyan. Okay? Pag nagsasama na kayo, dumami na anak ninyo, tapos ganun ugali niya, wala siyang malasakit sa trabaho niya, wala siyang pakialam, eh lagi tatanggalin yan. Lagi yan mag-a-apply. Oh. Eh yung mga araw na pagitan na jobless siya, may kakainin kayo? Problema yun. Di ba? Oh. Number three, kailangan niya magkaroon ng pangarap sa buhay. Vision, saan ka pupunta? Pag nagpamilya ka, anong plano mo? Anong gagawin mo? Tanong ka lang ng tanong. Tanungin mo lang siya ng tanungin. Para makita mo kung saan ka doon makakatulong sa kanya. Dahil yun ang purpose mo. Mag-a-activate yung batas na yan ng Diyos to become a helper to the man. Wala kang ibang gagawin kundi magtanong na magtanong na magtanong lagi sa kanya. Kailangan mo siyang makilala ng husto kung saan pupunta ang kanyang buhay, kung anong direksyon ang tinatahak niya para alam mo kung saan ka pupesto doon sa direksyon na gusto niya at hinahanap niya. That's your role as a helper. Mag-activate yan the moment you decided to get married. The moment you decided na makipagrelasyon sa opposite sex. Kasalman kayo o hindi. Okay? Pang-apat, na meron siya dapat bilang lalaki, siya ay protector. Diba? Alam niya kung paano kanya pinoproteksyonan sa lahat ng oras. Kagaya nung inisa-isa ko kanina, dun sa 15 characteristics na meron dapat siya na inaasahan ng mga babae sa kanila. So, protector ka dapat. Protector siya dapat sa'yo. Okay? Hindi kailangan na malaki yung katawan eh. Basta alam kung paano mag-secure. Diba? Kaya nga naturally, we feel something ain't right, something not right, kapag nakakita tayo ng malaking babae, tapos maliit na lalaki. Diba? Nakakaramdam tayo ng may problema yata doon sa dalawang yun. Parang hindi okay. Because that's a natural feeling that we always feel for the male to be a protector. Kaya nga, sabi ng mga eksperto, ang design ng buto ng lalaki ay matigas, matibay kaysa sa buto ng mga babae. Diba? Kaya nga mataas yung data na mga babaeng na kakaroon ng osteoporosis, yung humihina kagad yung mga buto nila. Mas matibay ang buto ng mga lalaki. Yun ang design. Bakit? To be a protector to the female. Okay? Kaya huwag ka mag-aasa, huwag ka kukunan ng lalaking mas maliit sa'yo. Kung maliit sa'yo yan, kailangan maliksi. Kailangan mabilis kumilos. Okay? Hindi pwedeng porque ikaw yung malaking babae, ikaw na yung magsisilbing protector. Aba, eh mapapagod ka nun, ha? Magsasawa ka rin. Kapag nakipag-away siya, eh, ikaw yung itutulak. Ikaw na muna dyan, honey. Pag-aantay lang siya sa likod na matapos yung laban nyo.
May problema tayo doon, di ba? Something ain't right. Kaya huwag kang kukuha ng lalaking lalampalampa, ng lalaking mahina ang loob, ng lalaking hindi mapakita sa iyo na ikaw ay kayang proteksyonan. Okay? Panglima na dapat meron siya, pinakalas, yung kanyang consistency sa pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi lang siya kumikilala sa Diyos, hindi lang siya naniniwala sa Diyos, siya ay sumusunod consistently. Ibig sabihin consistently, tuloy-tuloy, walang humpay, na pagsunod sa lahat ng sinasabi ng Diyos. Okay? Lahat ng do's and don'ts ng Diyos. Dapat alam niya. Paano niya masusunod kung hindi niya alam? Diba? So, tulungan mo siya na malaman niya yon. Okay? Kailangan magampanan mo ng mahusay, ng maayos yung iyong pagiging helper. Yung mga pagkukulang ng husband mo, ilapit mo sa kanya. Pero wag mong diktahan. Okay? Hindi dinidiktahan ang mga lalaki. Talagang something will not be right sa kanilang feeling. Because the natural design of the male and female, alam niyo ba kung ano talaga? Pagka nagkipagrelasyon ka, hinahanap lagi ng mga lalaki ang respeto. Kaya lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, lahat ng transaction mo sa kanya, dapat may kakambal na respeto. Hindi pagdidikta. Okay? Sa babae, ang sabi ng Diyos sa babae, di ba? Nung pinagagalitan na sila, nung kinain na yung prutas, sabi ng Diyos kay Eva, oh, dahil sa pagsuway mo, mahihirapan ka sa iyong panganganak. Imagine mo. Oh, eh, tama naman, di ba? Manganganak ka ba kung single ka? Of course, hindi. Di ba? Kaya nagdesisyon kang makipagrelasyon, ikaw ay mahihirapan sa panganganak. That's the natural thing that will happen to you. What else? Pangalawang sinabi ng Diyos, your desire will always be to your husband. Mababasa niyan sa Genesis chapter 3, yung pinagagalitan na sila. Nag-asawa ka, lagi mong nanaisin yung asawa mo sa tabi mo. Lagi mong nanaisin yung husband mo na nasa bahay. Hahanapin mo palagi. At lagi kang magdududa, matatakot, o mag-aalala kapag wala sa bahay ang husband mo. Lalo na kung hindi nagpaalam sa'yo. Okay? Lalo na kung alam mong 501, nakalabas na siya ng opisina, tapos hindi mo pa mahagilap, hindi mo makontak, hindi sumasagot, di ba? Katakot-takot na pag-alala. Talagang naturally, mararamdaman mo yan. Bakit? Yan yung built-in design, natural design ng Diyos na sinabi ng Diyos sa babae. Your desire will always be to your husband. Pangatlo, alam niyo kung ano sinabi ng Diyos doon? Nako, he will be your ruler. Magru-rule over sa'yo ang husband mo. Kaya nga mararamdaman ng lalaki, something ain't right kapag nagdidikta yung babae sa husband eh. Hindi lang kikibo, pero parang hindi yata tama to ah. Imagine nyo yung feeling na yon na hindi naman pinag-aralan sa school. And yet, nararamdaman ng lalaki. Oh, di ba? Kasi nasisira yung template ng Diyos sa relationship ng male and female. Yun yung design. Di ba? At kapag may design, lalo na Diyos ang nag-design, hindi ka entitled sa opinion, hindi ka entitled sa kondisyon. Okay? Wala kang entitlement doon. Ang obligasyon mo lang ay sumunod. Huwag kang magre-reklamo. Otherwise, talagang magko-conflict ang inyong relationship. Lalabas ang lahat ng problema sa inyong dalawa. The moment na sinuway mo ang don't at do's. Do's and don't na sinabi
ng Diyos. Dahil kung relationship ang pag-uusapan, ang creator niyan ay ang Diyos, hindi ang gobyerno, hindi ang kongreso, hindi rin si Satanas. Okay? Ang creator ng relationship ay ang Diyos. So kung relationship ang pag-uusapan, tatanungin natin yung mismong manufacturer ng human being, yung mismong nag-design ng products, dahil siya ang mas nakakaalam ng features ng produkto, ng nilalaman ng produkto. At yan, pag nasunod, hindi magmamalfunction ang produkto. So, kailangan po maintindihan natin yan. At sana marami kayong natutunan ngayong gabi dito po sa ating programa, sa ating episode na ano ang mga katangian or mga kaalaman na dapat meron ka kapag ikaw ay nanliligaw para magustuhan ka ng mga babae. Sa mga babae naman, paano pipiliin ang tamang lalaki para hindi ka umiyak palang araw. At sa gabing ito, sana mas tumibay pa ang inyong relationship. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-apply. Ang kailangan nyo lang i-pursue o i-pursige ay yung application. And you will see, you will feel, you will experience the joy and peace and harmony in your relationship when following the manufacturer's guidelines. Muli, ito po si Papa Angelo, the Life Mentor, dito po sa Leader News Philippines. Sana po magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode. Bye-bye!